You're watching a CNN Philippines special presentation, Presidential Debate 2022. Thank you, UST, for hosting us. Sabi nga nila, go uste. Salamat. On May 9th, we Filipinos will be given a choice and a fair opportunity to elect our leaders, one of them President of the Philippines. Kasama natin ngayon 9 out of 10 candidates who are seeking the highest office of the land. We want to focus on the LGBTQ+ community. The Philippines is ranked as one of the most gay-friendly nations in the world, but we don't have a law that recognizes their rights. Our question is, what's the future of civil union under your administration that is meant to protect the legal rights of LGBTQ+ Filipinos? Senator Manny Pacquiao, we'll start with you. Ang stand ko dyan ay hindi natin sila kumbaga, hindi natin sila ina-underestimate o mataas ang respeto natin sa kanila. Pero pag yung sinasabi nating magsasama sa laki, hindi tutol po ako dyan. At kailangan maging pantay tayo, pare-pareho tayo dito sa bansa natin na walang pinapaboran, ano mang klase ng tao. Pero yung sinasabi natin na pagdating sa same-sex marriage ay... against po ako dyan. Hindi po ako pabor dyan. In fact, nag-announce po ako dyan noon pa at kaya ko inuulit ko lang po ngayon. At yung mga LGBTQ+, saludo ako sa kanila. Masisipag yan sila magtrabaho at hindi lamang po sa siguro sa ibang aspeto. Pagdating po sa kanilang personal buhay, personal na pagdedesisyon, hindi po natin sila mapipigil. Hindi po sila natin mapipilit. Ang atin lang po ay paalala at hindi po natin sangayunan kung ano po yung paniniwala natin. Kasi mahirap naman yung pipilitin mo sarili para sangayunan mo sila na magkakasala ka naman sa Panginoon. Importante talaga may Panginoon din tayo sa buhay dahil walang Panginoon, wala tayong magagawa. It's your turn, Vice President Lenny Robredo. Nung member po ako ng 16th Congress, I was one of the co-authors of the anti-discrimination law. Naniniwala po ako na lahat dapat binibigyan ng pagkakataon na ma-enjoy yung mga karapatan na na-enjoy ng iba. I am all for civil unions. Pareho po ako ng paniniwala ni Pope Francis na may karapatang lumigaya kahit sino. Hindi dapat sila pinaparusahan because of the choices they make. Para po sa akin, obligasyon ng pamahalaan na sisiguruhin na hindi sila na-discriminate upon. Lahat ng opportunities na available sa iba dapat available din para sa kanila. Senator Ping Lacson. Same-sex marriage, no. Civil union, yes. No? Dapat, tama sinabi ni Vice President Robredo, dapat walang diskriminasyon kasi may karapatan din sila na maging parang ordinaryo na katulad natin na mga ayoko sabihin yung straight, ano, yung heterosexual, sabihin natin, ano, na kung ano yung enjoyment natin at ating pribilehyo sa buhay, bigyan din natin sila ng equal na oportunidad at saka pribilehyo. So yon, malinaw sa akin yon. Civil union, yes. Same-sex marriage, no. Thank you, Senator Ping. The Philippines is only one of 2 countries in the world that still prohibits divorce. Ang sabi ng ating mga pro-divorce advocates, pang mayaman lang ang annulment. Candidates, you have different views when it comes to divorce. Show of hands po tayo ulit. Which of you candidates are in favor of divorce in the Philippines? Ulitin natin yung tanong. Which candidates are in favor of divorce in the Philippines? Ang nakataas ang kamay, si Caliodi De Guzman and Senator Ping Lacson. And from Mayor Isko and Secretary Bert and Secretary Ernie, no can do. At dito, in favor of divorce, si Mr. Faisal Mangondato. Just to be clear, we'll have another show of hands candidates for those yung pong opposed doon sa divorce. So, VP Lenny and Senator Pacquiao, kayo po, opposed po kayo sa divorce, hindi po ba? Our question to you is this. How will you help
underprivileged spouses, spouses po yan ha, those who can't afford to go through annulment but want to end their marriage. Senator Pacquiao, let's start with you. Kaya nga po, para malaman ng lahat na ang pag-aasawa, eh hindi po yan na birong papasukan mo na ang pag-aasawa kasi yan ay commitment mo sa Panginoon. At hindi lamang sa tao, kundi doon sa kapartner mo, kundi pati sa Panginoon. So kailangan din natin pahalagahan, hindi basta-basta na nagkakilala na, mag-asawa na, alamin ng mabuti at kailangan din natin ng ituro, no? Ituro yung pagiging asawa, educate sila bago sila mag-asawa. Dahil hindi po biro na mag-aasawa ka tapos withdraw ka lang, magsusumpa. Alam niyo pag-aasawa, susumpa ka sa harapan ng Panginoon. And then, para mo bang, Lord, umalis ka muna sa ano ko, o maghiwalay na tayo. Parang ganun ba? Kasi nandun ka sa harapan ng Panginoon, susumpa ka na from thin and thick, ganun, para sa hirap at ginhawa, magkasama kayo, anumang mangyari, isa na kayo. Alam mo yung pag-aasawa kasi, is a symbol of God's love. Yung kumbaga sa ano, Father, the Son, the Holy Spirit. Maintindihan sana natin na ang ama, ang asawa, anak, mga anak, kailangan, bago pumasok po tayo sa pag-aasawa, pag-isipan nating mabuti para hindi magresulta sa hiwalayan o mag-divorce. Kaya against po ako sa divorce talaga. Let's go to Vice President Lenny Robredo. Bago po ako naging politiko, matagal ako nag-abogado sa isang NGO na ang pangalan Saligan. Matagal po na ang aking mga kasong hinahawakan, majority noon, ay violence against women and children. Marami po ako mga kliyente na binububog ng asawa, biktima ng domestic abuse, biktima ng sexual harassment. At tayo po ay merong mga batas. Na-mention kanina na meron tayong batas na annulment of marriage, meron po tayong declaration of nullity of marriage. At agree ako na itong batas na to, while nandyan siya, ay hindi siya accessible sa mga mahihirap dahil sa requirements ito. Halimbawa, yung Article 36 ng ating Family Code, nagre-require siya ng psychological examination na sobrang mahal. Napakamahal nito, hindi siya accessible para sa mga mahihirap, kaya nagiging accessible lang siya sa mayayaman. Pero meron ng bagong Supreme Court decision na ito ay mababago na yung mukha nito, magiging accessible na siya. Yun yung una. Yung pangalawa, bahagi din ako ng Bantay Familia, isang napakalaking organisasyon na pinoprotektahan yung mga karapatan ng mga kababaihan na nabibiktim man ng pang-aabuso. Bago pa na ipasa yung Republic Act 9262, Anti-Violence Against Women and Children Act, isa ako sa mga lobbyists ito. Pero para maprotektahan sila, kailangan tulungan nila natin ang mga kababaihan through economic empowerment. Ito yung magbibigay sa kanilang lakas para hindi itolerate yung abuses na nasa-suffer nila. Thank you, Senator Manny Pacquiao and VP Lenny Robredo. Candidates, another topic we want to ask you about: religious groups endorsing candidates. Show of hands, do you favor religious groups endorsing candidates? Show of hands again, do you favor religious groups endorsing candidates? Nakataas ang kamay ni Nakaliodi, Mayor Isko, and Secretary Bert, yes? I make some clarifications. Yung religious groups, okay lang naman yan. Pero nalilimunagan na ba natin na ayaw nating nag-i-endorse ay yung simbahan mismo? Ilinawin lang natin. Kung simbahan mismo, mayroon tayong non-partisan dapat ang institution na yan. So tinatanong nyo ba yung mga lay people? Religious, hindi mga pare, when hindi you say mga simbahan, madre. Ang sinasabi po ninyo, simbahan Katoliko? Katoliko, pati yung iba, yung mga pastor, yung mga pare, yung mga obispo. Pero pag religious? Pagka yung sinasabi ng religious groups, ano ba ibig sabihin natin, lay people? Siyempre, may karapatan ang mga lay people. Pero yung talagang nasa loob ng ating simbahan, dapat sila non-partisan. Thank you, Secretary Bert. Mayor Isko, you wanted to explain something? No, I'm okay with my answer. Okay, I'm okay with my answer. Balikan lang natin. Yung, go ahead, sir. Okay, yung endorsement, katulad namin, sila Calyodi, mga
Kailangan namin ng lahat ng tulong, lahat ng pwedeng tumulong sa aming kampanya upang mapagtagumpayan namin ang laban namin para doon sa mga itinataguyod at layunin namin sa paggugobyerno. So that goes to also to religious sector, whether ano pang sector, sekta sila. But I agree with the Secretary that the separation of the state and the church. But endorsement is quite different in, you know, gusto ko si Calyodi, ako'y asosasyon ng ganito, eh sana maiboto natin ito. Yung bang ganong endorsement, eh tingin ko naman is fair enough. Thank you. Let's go to the other side, hindi natin masyado nakita. Again, okay, let's just show of hands para po makita po natin. Do you favor religious groups endorsing candidates? Sino po muna sa inyo are in favor of religious groups? Okay, si Vice President, si Senator Pacquiao, si Dr. Montemayor. And I have a clarification. No, so you're also not in, hindi I'm po not, kayo in I'm favor. I'm not in favor. Okay, and you want to explain that. Yes, yes. Go ahead, sir. Well, alam niyo po, meron tayong tinatawag, no, for the information of everybody, ng separation of church and the state. When a particular religious organization endorses a particular candidate, that religious organization impinges on the right, the very right of the people to exercise their government function as individuals. Now, ano nangyayari? Oh, etong church na to, dito ka tayo lahat, ha? So they are also not impinging on religious freedom only, but also on individual rights. At meron pa po kay Kakibat, ha? May isang religious organization, for the information of Secretary Gonzales, na pinaparusahan ang kanilang miyembro. So alam niyo po, anong mangyayari nito? Religious organization, pinapressure nila kanilang mga members so that they will, ano, they will get all the money that they can get and they will build churches. So I'm not pinpointing any church. Alam niyo po, maganda sana to if they will advocate for positive reform, for positive measures. O eto, magnanakaw to. O ito, hindi magnanakaw to. Hindi ganyan eh. Kahit magnanakaw, kung may utang loob sa tatay niya, dito tayo, ha. So it impinges not only on religious freedom, separation of church and state, but also on our individual freedom. Okay, I'd like to go to Mr. Mangundato. Ma'am? To Dr. Opo, you can. Yeah, okay. Go ahead. Practice na po ito sa ating bansa. Huwag na tayong magkunwari. Lahat tayong kandidato ay humihingi ng endorso ng mga grupo ng mga tao dito sa Pilipinas. Magpakatotoo po tayo na tayo humihingi ng endorso para tayo maging isang pangulo dito sa ating bansa. Yun po ang aking sagot. Dapat lang ang mga tao sa simbahan, ang mga tao sa moske, sila ang mga totoong tao na makakakuha ng pagpili kung sinong tama na magiging pangulo ng ating bansa. Thank you, sir. In 2016, we were here at USD for our vice presidential debate with six candidates. We asked them a yes or no question. Let's play a clip from that debate. Do you have future plans to run for president of the Philippines? Do you have future plans to run for president of the Philippines? Senator Escudero is hesitating. Senator Marcos, what is your vote? No. I refuse to answer because yes, of that. Sorry, no. Just yes or no. Let's see what happens in October 2021 kapag nag-file ng certificate of candidacy for the May 2022 elections. All right. So, here we are today, six candidates, 6 years later, and so much has changed. VP Lenny, isa po kayo sa dalawang kandidato na nagsabing hindi po kayo tatakbo. We'll have a question for you after this short break. Stay with us.